Okay, so welcome back to our channel. Ito muli si RP Max Vlog. Sa mga love, shoutout po sa ating lahat guys, mga kaibigan, mga kapatid, mga kalingap. And as always, good morning, good afternoon, good evening kung nasaan man po tayong sulok sa mundong ito. Okay, so gawan po natin ang reaction guys. Ito nga pong live ni Kuya Bal kaninang hapon o gabi na po sa Pilipinas. Kung saan meron po siyang kininto no, na nakakagulat o nakakatakot na posibleng ito nga ang sakit ni Rina. Sana hindi naman, pero yun nga po yung nakwento niya na sa tingin niya ay posibleng ganun ang sakit ni Rina. Okay? So yun po ang pag-usapan natin guys. Bago po natin gawa ng comment o reaction, ito, pakinggan muna natin sandali. Hindi niyo ba alam mga kaibigan, mga kalinga, na bago po nagkasakit itong si Rina, bago siya nagkasakit po, mga kalingap, mayroon ang naunang nagkasakit sa kanya. Bago siya nagkasakit itong si Rina, mayroon ang nauna sa kanyang nagkasakit doon. May nauna na po. Kapitbahay niya mismo. Walking distance lang mga kaibigan. Siguro mga 20 or 30 meters away. Ito ang bahay ni Rina. Ito ang bahay ng dalaga. Parehas ng sakit. Okay, so dito po guys, ano, parang ang pinupunto po ni Kuya Val, parang nahawaan po si Rina doon po sa kapitbahay nila. Okay, dahil kapitbahay lang po talaga, around 20 to 40 meters ang distansya nung bahay nung babaeng yun, kung saan sabi nga ni Kuya Val ay may sakit. At base sa kanyang observation, pareho. Now, paano po nasabi ni Kuya Val guys, mga kaibigan, mga kapatid, na pareho. Okay, siyempre no, kilala po ni Kuya Val yung kapitbahay po ni Rina na nagkasakit. At kung matatandaan nyo guys, sa vlog nga ni Kuya Val, bago po magsimula ang birthday, tinanong niya po si Ruda kung ano po ang mga naobserbahan niya. Okay, kaya naman nasabi ni Kuya Bal na parehong-pareho ang kanilang sakit. Okay, sana hindi magkatotoo o sana iba ang sakit ni Rina at hindi katulad nung kwininto ni Kuya Bal. Dahil yun po talaga ay nakakalungkot at nakakatakot kung ganun nga ang sakit ni Rina. Base nga sa nakikita natin guys, base po sa analysisyon ika nga ni Kuya Bal, doon nga sa dati niyang tinulungan no, yung babae na yon, at dito naman base din sa kanyang naobserbahan na si Rina. Ito guys, ituloy pa natin itong pagkwento ni Kuya Bal doon nga sa kapitbahay nila Rina. Okay? Kaso po, ito pong nagkasakit mga kaibigan, hindi ko alam kung alam ito ni tatay ni Store. Doon mismo sa barangay nila. Same barangay, same purok. Mga kalinga, mga kaibigan. Itong nagkasakit na ito, 14 to 15 years old. Dalaga na po, mga kaibigan. Isang magandang dalaga. Ulan na. Mga kalinga. Nung nagkasakit siya, hindi na po naka-recover. Naging isip bata. Kung ano yung galawan ni Rina, yun din po ang galaw noon nung nagkasakit na yun. Si Hazel, yung batang ito mga kalingap. Magandang bata, matalino. Magaling sa school. Opo. Matalino at magaling sa school. Pero po, last 3 years ago, mga kalingap, unti-unti siyang nakaramdam ng ganon. Nagkasakit yung bata. At hindi na po naka-recover. Alam mo, ginawa ko sa kanila mga kaibigan, ginawa ko sa kanila, mga kalingap, itong pamilya po, itong pamilya ito nagkasakit, kinuha ko. Dinala ko sa dait para yung anak niyang
bunso na babae din, huwag maapektuhan at huwag magkasakit. Kinuha ko, mga kaibigan. Gumastos ako, kumuha ko ng rental, building, bahay, bigas, gastos, may allowance, nasa diet sila ngayon. Di nyo alam yung mga kaibigan, di nyo alam, di ba? Kasi di ko kinikwento sa inyo. Pero po, para lang po hindi mahawaan yung anak niyang bunso, kinuha ko po, pinulat ko doon sa barangay na yon at nilipat ko dito sa diet, mga kaibigan. Pero yung anak na po, yung anak niya pong nagkasakit, hindi na po bumalik sa dating kaisipan. Isip bata. Parang si Rina. Aww. Mga kaibigan. Gusto niyo maniwala sa sinasabi ko? Gusto niyo i-vlog ko pati yung nanay para magkwento? Kabitbahay lang po yan nila Rina. Hindi alam ni tatay ni Store o ni lolo ni Store na mayroon doon sa barangay nila, bago po nagkasakit si Reyna, mayroon ang nauna. Ayun, so nakakatakot naman guys. No, mukhang ang sinasuggest po dito ni Kuya Val, mukhang nahawaan si Reyna doon sa kapitbahay nila. Ika nga, parang viral, no? Parang viral yung virus, ika nga, na tumama doon sa kapitbahay nila Rina na ang pangalan nga ay si Hazel. Ang edad ay 14 mag-15, no? 14 to 15. Parang ano din, parang kasing edad din ni Rina. Now ngayon, base na din sa mga comments ng mga viewers guys, meron silang binanggit na meningitis, no? Baka mamaya meningitis ang naranasan ni Rina. Hindi po natin masabi yan guys kung anong klaseng virus yan. Pero yun po ang nabasa ko sa mga comments, okay? So, na baka mamaya ang tumama kay Rina. Yun nga, no, kung totoo yung binanggit ni Kuya Val na mayroon palang ganun doon sa kapitbahay, na posibleng yun ang nakahawa kay Rina. Ngayon, ito kasing klase na virus na nagkukos nga ng meningitis. Meningococcal, okay? Meningococcal virus. Ay, yun po ay, ika nga, sumasama lang po yan sa hangin, okay? Viral, ika nga, no? Kung siguro masyadong malapit yung bahay nyo o di kaya nataon naman na nag-sneeze o umubo yung tao na mayroong ganong virus at nataon na dumaan ka at nalanghap mo yung hangin na yon kung saan mayroong ganong virus, ay posible talagang mahawaan ka. Okay? So parang ganon ang pinupunto ni Kuya Val, no, sa pagkaintindo ko. So kawawa naman guys kung ganun nga, no, kung nahawaan nga si Rina doon sa kapitbahay nila. At nabanggit po ni Kuya Val, mukhang hindi alam ni Tatay Nestor na may ganung nangyari doon lang din sa purok nila o malapit lang din po sa bahay nila. Ang resulta sa nabanggit nga ni Kuya Val, naging isip bata yung kapitbahay nila na si Hazel. Okay, so kawawa po talaga. And then, sa napapansin nga niya, parang kapareho din kung ano yung mga kilos ni Rina ngayon. Sana, binanggit naman po ni Kuya Val, hindi naman sa ginajudge natin na ganun na talaga si Rina. Sana ang hope naman natin guys na hindi ganun ang sakit ni Rina. Ika nga, makarecover pa. Yun naman ang pinagdarasal ng mga Kalinga viewers, mga nagmamahal kay Rina, mga Idrin fans, yun naman ang kanilang pangarap. Sana makarecover pa si Rina. Okay? Sana magkaroon siya ng normal na pamumuhay. Okay? Dahil kawawa po talaga pag hindi po siya nakarecover. Dito nakikita naman natin guys, ang improvement ika nga habang inalagaan si Rina ni Rhoda. Nakita po natin, no, minsan nagkukusa na po siyang maglaba o di kaya maghugas ng plato. Unfortunately guys, no, base din sa interview ni Kuya Val kay Rhoda, at sa nakwento din po ni Rhoda, may mga time daw na hindi alam ni Rina yung gagawin kahit yung sa mga sarili niya. Ibig sabihin, mga dapat gawain na siya lang dapat ang pwedeng gumawa, minsan hindi niya alam gawin. Kailangan niya talagang alalayan. So ganun po guys, yung mga bata ika nga, no, pagka nasa ano pa sila, nasa developing age pa ika nga, no, parang ganun ang sistema bali yung naobserbahan ni Rhoda.
Okay, ang mga bata, siyempre, no, at the age of 6 years old, 7 years old, 8 years old, may mga bagay po yan sila na hindi nila alam. Kaya nga ang nanay o kung sino man yung nag-alaga, nandoon talaga nakaalalay sa kanya. Okay? And then, kaya naman si Kuya Val, nabanggit niya, parihong-pariho. Kasi nga, naobserbahan niya, kilala niya si Hazel, naobserbahan niya kung anong nangyari kay Hazel, at nakumpara niya nito kay Rina. Yun nga po ang hope niya, sana makarecover si Rina. Dahil si Hazel ay hindi daw talaga nakarecover. Okay. Now, may tanong lang dito, guys. Siguro makakatulong din, no? Kung ito bang si Rina ay kumplito ba sa vaccination nung siya'y bata pa? Dahil alam po natin, guys, ang mga bata po, nung bata pa sila, no, may mga vaccine po yan. Halimbawa, anti-polio, anti-meningitis, kumplito po yan sila sa vaccination, dapat, no? So, yun ang tanong, si Rina ba, natanggap ba niya yung mga ganong vaccination? Meron namang iba, at the age of 11 to 12, doon sila binabakunahan, no? Kaya nga sa mga schools, nung araw, at that age, doon po tayo binabakunahan ng mga anti-meningitis, anti-polio, kung ano-ano man. Okay? Pero ngayon, batang-bata pa lang, ay binabakunahan na po sila. So, yun po guys ang naobserbahan ni Kuya Val, na yung mga kilos daw po nila ay parihong-pariho. Kaya, yun po ay isang malungkot na balita. Ganun pa man, ang wish nga ni Kuya Val o ang kanyang pangarap din naman na si Rina ay makarecover. Kaya nga sabi nga po niya, ipagdasal po natin si Rina na sana makarecover naman. Dahil kawawa po talaga pagka naging katulad po siya kay Hazel. Ang wish po talaga ng mga Kalingap supporters, mga nagmamahal kay Rina, na sana itong si Rina patuloy doon kay Doktora De Los Reyes. Kasi nakikita po natin guys, systematic po si Doktora De Los Reyes at may napapansin na po itong may infection si Rina. Kung ano po yung hindi napansin nung dati niyang doktor, dito si Doktora De Los Reyes may napapansin po siya. Kaya yun po ang nagugustuhan ng mga Kalingap supporters na sana doon na lang siya kay Doktora De Los Reyes para tuloy-tuloy kung ano po yung yung procedures, kung ano po yung mga tirada ni Doktora De Los Reyes dito nga kay Rina. So, yan lang po guys ang reaction po natin. Diyan nga po sa live ni Kuya Val kaninang gabi, April 9, 2023, gabi sa Pilipinas, hapon naman po dito sa amin. Okay? Sa mga bago lang po sa akin channel, huwag po natin kalimutan guys na i-subscribe ang aking munting channel at huwag din po natin kalimutan na suportahan ang aming ama ng Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob, and Ate Edna Vlogs. At maraming salamat po no, sa inyong walang sawang pag-subaybay at panonood po ng mga videos namin, pag-comments, pag-likes, pag-shares. At lalong-lalo na po sa hindi pag-skip ng ads ay maraming salamat. Bago ko po i-end itong video na to, meron lang akong isi-shoutout. Muli, maraming salamat sa inyong lahat guys. Ingat po tayo kung nasaan man tayo. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.